Yan po ang ating pong main text ay Psalms 46:10, pero babasahin po natin para makuha po natin yung konteksto. 46:1, patuloy. Ang Diyos ang ating kalungan at kalakasan, siya'y laging nakandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindulman at gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan. Humampas man at umugong ang mga alon na naglalakihan at mayanig ang kabundukan, may ilog na nagbibigay ng kagalakan sa bayan ng Diyos, sa banal na tahanan ng kataas-taas ng Diyos. Ang Diyos ay nakatira sa lungsod na ito, kaya hindi ito magigiba. Ito'y kanyang ipagtatanggol sa kinaumaga. Nagkakagulo ang mga bansa, bumabagsak ang mga kaharian. Sa sigaw ng Diyos, ang mga tao sa mundo ay parang matutunaw sa takot. Kasama natin ang Panginoon, hukbo ng kalangitan, ang Diyos ni Jacob, ang ating kalangitan. Halika, tingnan mo ang mga kahangahangang bagay na ginagawa ng Panginoon sa mundo. Kanyang pinatitigil ang mga digmaan sa lahat ng sulok ng mundo. Dinabali niya ang mga sibat, inuputol ang mga pana, at sinusunog ang mga kalasan. Sinasabi niya, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y pararangalan sa mga bansa. Ako'y papupurihan sa buong mundo. Kasama natin ang Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob, ang ating kalungan. Naway dagdag ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa pagkabasa sa kanyang salita. So sa atin pong pangaral sa hapon na ito ay ito po ay tumatalakay muli sa pagkamakapangyarihan sa lahat ng ating Panginoon. Ginagamit po natin ang pangalan o ang katawagang sovereignty, ang pagkasoberano ng Panginoong Diyos. Iba po ito sa ginagamit din, ang loosely ginagamit ang salita na ito sa bansa. Halimbawa, sovereign niya ng bansa. Pero doon sa salitang sovereign niya, ang ating bansa ay mas may sariling sovereign niya. Pag sinasabi yan at naririnig ninyo sa pag-uulat sa mga telebisyon, ito ay nangangahulugan na hindi ito pwedeng diktahan, hindi pwedeng pangunahan ng ibang mga bansa. At mayroon itong sariling kapangyarihan na hindi nanghihiram sa ibang mga bansa. Hindi ito kolonya ng ibang mga bansa. Noong ito ay nasa kapangyarihan pa ng itong Kastila for 300 years, eh wala itong sovereign niya. Kaya nung magkaroon ng mapalaya ito, sa mga mananakop, nagkaroon ng soberanya. Pero ang ating Panginoong Diyos, siya po ay soberano mula doon sa eternidad sapagkat sa Kanya nang galing ang lahat. Siya ang may likha nito. Pero bilang introduction, inilithala ng isang programang The Epoch Times ang isang 54-minute documentary na nagsisiwalat na ang COVID-19 virus ay isang masasabing synthetically biochemical weapon. Sa pag-aakda ni Joseph Phillips na siyang investigative journalist ng The Epoch Times, binigyan niya ng konklusyon na ang disease na nakalaban ng alinmang bansa ngayon ay ang China's Communist Party or known as CCP. Ito rin ang sinasabing responsable sa pagpakawala ng naturang virus. At sa pinal na pag-analisa, ang CCP ang masasabing makapangyarihang sistemang gumugupo sa mga bansa, taglay ang makabagong weaponries na hinasa ng teknolohiya at siyensya. Lubusan na nga ba itong makapananagumpay na ang lahat ay yuyuko at magpapailalim sa kapangyarihan nito? Ang sagot natin ay hindi, sapagkat mayroon tayong Diyos na siyang tunay na namamayani sa lahat na sa itinakda niyang panahon ay lulupig sa alinmang kapangyarihan na magmamalabis at hindi kumikilala sa tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Ito'y sapagkat ang kanilang political na sistema ang kanilang mismong Diyos. Ang ating claim ay pinatunayan na ng mga tala sa kasaysayan na naisulat na sa mga banal na kasulatan. At ito ang ating babaybayin sa pangaral ng salita ng Diyos sa mga oras na ito. Ang ating background, yung Psalms, at itong Psalms 46
na ating pinagkuhanan, daladala nito, pati una, ang isang team na kung saan ang Diyos ay itinatapon niya ang mga bansa, inuuwi niya ang mga ito sa wala, winawasak niya ang kanilang mga pandigmang kagamitan, at sa gayon ay tumatanggap siya ng parangal mula sa kanila. Ito ang Diyos sinasabi sa atin mula doon sa mga talatang 6 hanggang 10. Kung kaya nga masasabi na ang Diyos ang matibay na tagapagtanggol, tagaprotekta ng kanyang mga tao sa kung anumang mga krisis na kinakaharap ng mga ito. Yan ay tinuturo sa atin sa verse 1, sa verse 7, and verse 11. Pero itong verse 10 na ating pagbubulay-bulayan, ito ay nagaling sa isang mahabang seksyon ng scripture na nagpoproklama ng kapangyarihan at siguridad na makukuha natin sa ating Panginoong Diyos, na habang ang mga threat na kinakaharap ng salmista, bagamat ay hindi binanggit specifically, ay wari-wari ito ay umuugnay doon sa paganong bansa, at sila yung doon. At yung sinasabi na ito yung panawagan ng Diyos na tapusin na ang lumaragasang mga gera, mga bakbakan. So mapapasin po din natin na yung majority ng salmo sinulat doon sa unang bahagi, nagsasalita ang salmista, binabanggit niya ang Diyos sa third person. Siya yung tinutukoy, yung Diyos. Subalit, pagdating dito sa verse 10, ang Diyos na mismo ang nagsalita. Naging unang panauhan na. Kawari bagay, napapahiwati na habang pinagbubulay-bulayan ng salmista, ang ating Panginoong Diyos, ang Panginoong Diyos ay bigla nangusap. Kaya maging sa atin, pag tayo nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ang Panginoong ay nangusap sa atin. Kaya naman, ang boses ng Diyos na sinasabi sa verse 13, ang sabi ng English ay be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Kaya pinasabi sa Psalms 46 verse 10 doon sa EC, yung revised version, ang sabi doon ay, ang pagkakaliwat doon ay, God says, stop fighting and know that I am God. I am the one who defeats the nations. I am the one who controls the world. Eh, reasonable po yung pagkakaliwat na ito ayon sa diwa na lang inilagay ni ERB, the Sun Sport System. Na kapag nga naman tatanggalin ng tao, if people would take God out of the picture sa kanilang buhay, sa mga pangyayari sa paligid, no? Eh sarili nila ang kanilang kakaas. Diba? Kasi iniisip ng tao na siya yung responsable, siya ang gumawa ng lahat. Ito yung may pananagutan na nangyari. Eh, kung wala ang Diyos, walang pagkilos ng Diyos doon at talagang tao lang ang kumikilos, eh nasaan ang pagbubunyik para sa ikararangal ng Panginoong Diyos? Wala, kundi tao. Ngayon, itong pandemic na kinakaharap natin ay isa lamang sa mga calamities na sa atin ay nag-befall, nahubo sa atin upang paalalahanan tayo na hindi naman talaga tayo ang may control sa buhay nito. Eh, gaano pang karaming mga salot ang kinakailangan nating batahin para ma-realize natin ang katotohanan ito ng buhay. Kaya ano tinuturo nito sa atin? Eh kung hindi mo pa ito nagagawa nung una, eh ito na yung panahon. It's your time to drop on your knees. Manikluhod sa Panginoon.
at kausapin, manalangin siya sa kapakumbabaan. Sinasabi sa atin sa Isaiah 8:11, sa ang salita ng Diyos version, ang sabi doon ay, sinabi ng Panginoon, parurusahan ko ang mundo dahil sa kasamaan nito. Parurusahan ko ang mga makasalanan dahil sa kanilang kasalanan. Wawakasan ko ang kahambugan ng may yabang. Patitigilin ko ang pagmamahal ng mga taong malupit. Kaya ang Diyos mayroong ginagawang pagpaparusa. Pero ano yung mensahe na makukuha natin dito? Ito po ang mensahe. Lahat ng tao ay dapat kilalanin ang tunay na Diyos at paglingkuran siya ng lubos. Dahil kung hindi mo kilalanin ang tunay na Diyos, aba, ay nakakasama ka sa kanyang pagparusa. Hindi ka naaariin, walang sana. Eh, sa pagkilala mo sa Panginoong Diyos, nakakabit agad doon yung paglilingkod sa Kanya. Eh, kinikilala mo na hindi ka naman naglilingkod. Hindi, walang kabuluhan. Masasangkot ka pa rin sa, mapagpaloob ka pa rin sa pagparusa ng Diyos sa mga hindi kumikilala sa Kanya upang siya isamahin. Sapagkat pa rin yung layunin ng pagkilala sa Diyos. Ang layunin ng pagkilala sa Diyos ay upang siya ay paglingkuran. At ang paglilingkod na hinihingi niya, aba, hindi ito hap-hap lang. Hindi ito parang sabihin natin maliit lang na bahagi ng ating buhay. Hindi ito ay maging buhay natin ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Pero kinakailangan, makilala natin yung person ng Diyos. Sino ba talaga ang Diyos para yung ating pinatutungkulan ng paglilingkod ay yung tunay na Diyos na. Eh, hindi tayo mahulog doon sa mali na pala yung sinasamba natin Diyos. Eh, yun nga yung mga parusa. Yung sumasamba man sa Diyos, pero ibang Diyos naman ang sinasamba. Eh, dalawa kasing tao yan eh. Merong na nasa negative side. Merong mga tao na sila hindi sumasamba sa Diyos. Meron naman sumasamba, eh maling Diyos naman ang sinasamba. O di, zero din, wala din, ano? Kaya, bigyan natin ng isang identity, isang pagkakilala ang ating Panginoong Diyos ayon sa pagkapakilala sa Kanya ng Kanyang mga salita. Sinasabi sa Isaiah 44 o Isaiah 44, sapagkat ito'y babasahin ko sa English, Isaiah 44, verse 6, doon sa Word English Bible, ang sabi doon ay, "This is what Yahweh, the King of Israel and His Redeemer, Yahweh of armies says, I am the first and I am the last. And besides me, there is no God." So, ang pagpapakilala, of course, alam natin, Yahweh, pero meron pang isa siyang description para malaman mo siya nga yung Diyos. Sabi niya, I am the first and I am the last. Walang sino man ang pupwede na mag-claim niya sapagkat yung pagkapakilalang I am the first and I am the last, yun ay nakakabit doon sa kanyang pagiging Diyos. Kaya nga ang kasunod ay, and besides me, there is no God. Kaya walang po pwede mag-claim. Yan ay exclusive na pagkakakilala ng ating Diyos. Yung siya ay the first and the last. Eh ngayon, noong nangaral na ang Panginoon sa Kristo sa katawang tao, nagpunta rito at na naihayag na yung kapunuan ng kapahayagan itong bagong tipan. Sino ngayon ang ipinapakilala ng I am the first and I am the last sa bagong tipan? Doon sa Revelation chapter 1:17 hanggang 18, Revelation 1:17 hanggang 18, ang sabi sa English ay ito ay hayag ni Apostol Juan, ano? Nang ang Panginoon Hesukristo ay nagbigay ng kapahayagan sa kanya para ito isulat. Na nung panahon yun ay ang Panginoon Hesukristo ay nasa langit na. Nasabi ni Juan sa kanyang tala, "When I saw him, I fell at his feet like a dead man.
He laid his right hand on me, saying, "Don't be afraid. I am the first and the last. And the living one. I was dead, and behold, I am alive forever and ever. Amen. I have the keys of death and of Hades." So ito Panginoon sa Kristo. Na sinabi ng Panginoon sa Kristo, "I am the first and I am the last." Patunay na siya ngayon ay sabi sa verse 18, the living one, siya na nabubuhay. Sabi niya, "I was dead and behold, I am alive forever." Sino po yung kanilang description yung dead but now alive forever? Sa Panginoon sa Kristo. Kapatay camera. Sinasabi sa atin sa John 17, verse 3, noong ang Panginoon Jesus ay dumadalangin sa Ama. So, of course, yung Ama, eh, kinikilala naman na lahat yun ng mga naniniwala sa banal na kasulatan. Ano niya si Theology? Mapay-kulto ba? Pinatay niya. Yung Ama ay Diyos. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa mga kapitbagay si Jesucristo. Alin ang buhay na walang hanggan? Yung makilala yung isang Diyos. Ay sino yung kikilalanin na isang Diyos na tunay? Bagamat isang Diyos na tunay, pag nakilala ay buhay na walang hanggan, pero merong dalawang ipinapakilala. Nasabi, ikaw, yung kausap ng Panginoon sa Kristo. At siya. Hindi dalawa. At siya. Sino yung siya? Third person ang ginamit, pero tumutukoy sa sarili niya. At siyang iyong sinugo sa makatid bagay siya sa Kristo. So dalawa ang kikilalanin na isang tunay na Diyos. Eh, sa iba, mahirap kasi tanggapin ito eh. Kasi naturuan tayo ng arithmetic, naturuan tayo ng logika. Diba? Pero ang Diyos ba? Siya ba ay papailalim ba siya? Ang kanya bang papahayagan? Kinakailangan ipailalim sa logika ng tao? May sinasabi sa Isaiah na ang kanyang kaisipan na hindi kagaya ng ating pag-iisip. No? Ang kanyang kapahayagan, merong katotohanan siyang inilalatag sa atin na hindi maabot ng ating limitadong pag-iisip, hindi maabot ng ating makatwirang pag-iisip, pang-taong makatwirang pag-iisip. Eh, kaya nga tawag natin dito yung kapahayagan. Na sinasabi na ang magkaroon ng buhay na walang hanggan ay kapag nakakilala mo yung isang Diyos na tunay, alin ang pagpapakilala sa 17:3, yung Ama at yung anak. Kaya, mga kapatid, kapag hindi kinilala ang Panginoon sa Kristo na siya at ang Ama ay isa, isang tunay na Diyos, walang kapatawaran ng kasalanan. Ibig sabihin, walang kaligtasan. Yan ang sinasabi niya sa Juan 8:24, sa John 8:24. Sa original po ay buksan natin sa King James Version. Ang sabi doon, sa Tagalog muna, sinabi ko nga sa inyo na kayo mga mamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo mag-isang palataya na ako nga ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Marahil sa inyong mga version ng Bible ay ang makikita nyo ba na ako nga ang Kristo o ako nga siya. Kung pupuntahan mo yung King James, wala yung ang Kristo or siya, sa English kasi he, naka-slant lang yun. Ibig sabihin, idinuktong lang. Ang nakalagay talaga sa John 8:24 ay I am. I tell you the truth that you will die in your sins if you believe not that I am. Yan. I am. Yun ang pangalan ng Diyos. I am. Walang, hindi nakasulta I am he. Sinupply lang yun ng mga translators. Dahil yun ang ating Diyos, yung I am, yung Yahweh. Sabi ng Panginoon Jesucristo sa mga taong kaharap niya noon, kung hindi niyo kilalaning ako si Yahweh, ganun parang itinarating niya. Mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya nga, dito, malinaw na yung Yahweh pala sa Old Testament na nangungusap doon, pag pinag-aralan mo yung New Testament at sa pagtuturo ng mga apostol, yan ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, may nagtanong. Ito yung kalimitang tanong para sirain ang paniniwala natin mga Kristiyano sa pagka-Diyos ng Panginoon sa Kristo. Sabi ng Muslim,
Pag yan ang nakaharap ko, sabihin sa'yo, ipakita mo sa akin, sa scripture, o sa inyong Bible, na sinabi na ni Jesus na ako ang Diyos, sambahin mo. Ito po isang maling argumento. Pero pwede mong sagutin ng ganito. Aba, ay malugod kong ipapakita sa yan. Pero, ipakita mo muna sa akin din na sinabi ng Panginoong Jesus na ako'y isang propeta lang, huwag niyo akong sambahin. Kasi naghahanap siya ng word for word, ng pag-uutos, direktang pag-uutos. E kung wala mang direktang pag-uutos na sambahin ng Panginoong Jesus, e wala rin naman siyang direktang pag-uutos, o huwag natin siyang sambahin. Kaya doon, invalid yung ganung pangatwiran na hanapan mo ng word for word. Ito ay sa pamagitan ng pagkilala natin, karami sa ating mga doktrina, hindi naman lagi na sa paraang pautos. Sa pag-unawa yun, sa conclusion yun. Eh kung pinakilala niyang siya yung Yahweh, sabi naturalmente, siya ating sasambahin. Hindi po ba? Pero dahil nga nalaman natin na siya pala yung Yahweh na nangungusap sa Old Testament, and therefore, yung Psalms 46:10, na sinabi niyang, "Be still and know that I am God," ay sino nagsasalita doon? Eh walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. At ito ang talata, isang talata na pwede natin ipakita na sinabi niya na siya ang Diyos.